Hi dears! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-share ako sa inyo ng something very informative, and I know interested din kayo, kaya kayo nag-click nito. So without further ado, let's jump right into the video. And don't forget to subscribe! So ayun nga, alam ko nakita niyo na sa ating thumbnail na yung TESDA online course. And gusto ko i-share sa inyo yung aking experience and yung mga information na dapat yung malaman kung gusto niyo rin mag-enroll dito sa TESDA free online courses. So actually nakita ko to sa Facebook, and sa totoo lang, ngayong quarantine wala naman tayong ginagawa. Why not spend this time na magbasa tayo or kahit paano i-enrich natin yung ating knowledge. And wala namang mawawala. Kasi guys, libre lang to. And alam ko, libre lang siya ngayon. I'm not so sure about that. Pero ayun, what's the best thing is libre siya. Good things and the best things in life is are for free. O diba? Mamali-mali pa ako. So, proyekto ng TESDA, and meron siyang 68 online courses. Lahat ito ay libre. Ano ang kailangan? Ang kailangan mo lang naman dito is internet. Kailangan ba may laptop? Kailangan ba may computer? Not necessarily. Kahit meron ka lang cellphone, pwedeng-pwede. Kasi mas convenient. Ako meron akong laptop. Pero mas convenient sa akin kung sa phone, kasi kahit nakahika ako, kahit na nasa CR ako, pwede ka magbasa. I mean, ganun ka-flexible, lalo na kung sa phone. Kailangan mo panoorin sa YouTube. Eh, itong mga YouTube videos na to is naka-unlisted. For what I know, ibig sabihin ng unlisted is kailangan alam mo yung link or naka-link siya dun sa website. Tapos pag-clinic mo yun, mag-root siya dun sa YouTube. Ganun siya. Hindi mo siya mapapanood sa YouTube page nila. Yun, alam ko. So, paano mag-enroll, guys? Sobrang dali lang mag-enroll. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. At mag-re-register lang kayo dun. Pagka-register nyo, within 24 hours, makaka-receive kayo ng email na nandun na yung link na i-click nyo na lang. Pwede na kayo mag-login at pwede na kayo mag-start na inyong online course. For my state, nung gabi ako nag-register, and then in the morning may na-receive na akong link. And then clinic ko lang siya, then yun, dire-diretso na. Mamimili ka ng courses na gusto mo, tapos yun, start ka na. So, ano-ano yung mga courses na meron dun sa libre pa-online ni TESDA. So, ito yung mga courses na yun. TESDA online program courses. So, meron tayong 68. Under 2020 link to free courses. Ayan, yung mga courses na yan. We have free webinar registration. Ayan yung mga courses. 21st Century Skills. Ito yung tiniko, communication, and tapos environmental literacy. Under agriculture, we have e-learning for agriculture and fisheries, fruit grower. Under automotive, automotive course from lab tech, diesel engine tune-up, automotive battery servicing. Under entrepreneurship, we have Start and Improve Your Business, Star Online Training Program, Managing Your Personal Finances. Under electric and electronics, we have Computer System Servicing, Solar Night Light Assembly, Heating, Ventilation, and Aircon. We have Package Air Conditioner, Unit Servicing, Havoc Lab Tech. Under human health, healthcare, we have massage therapy NC2. Information and communication technology, we have ICT courses, Microsoft online courses, Udemy courses, web development using HTML
whatsoever. For lifelong learning skills, we have job interview, skills training course, skills to succeed academies. For maritime, we have ship catering NC3 updates. Under processed food and beverage, we have food processing NC2. For the social community development and others, we have beauty care services, nail care, NC2. Under tourism, meron tayong bread and pastry production NC2, cookery NC2, food and beverage services NC2, front office services NC2, housekeeping NC2. Under this DVET, we have trainers methodology 1, trainers methodology 2. And dito sa last is yung Technology Research Development Division. Meron siyang pre and post examination. Tapos guys, take note, dun sa post examination, kailangan maka one mistake or perfect yung score mo. Ganun siya. So kailangan basahin mo rin talaga para hindi naman nakakahiya kay test na, diba? So, basahin mo talaga siya at intindihin mo. Sobrang madali lang naman. Pero, ayun nga, kailangan mo maka-perfect para makomplete mo yung mga checklist. So, pag nakomplete mo yung checklist, dun lang makukuha yung certificate of completion. So, upon completion of this online training nila, makaka-receive kayo ng COC or yung certificate of completion. And yun guys, pwedeng mag-lead or pwede kayong makakuha ng national certificate after mong mag-pa-assess. Correct me if I'm wrong ha, pero alam ko ganun siya. Kasi ganun yung pagkakaalam ko, ganun yung nabasa ko. Since may COC ka na, para makakuha ka ng national certificate at maging valid yung, I mean, valid naman yung certification of completion, pero yung NC kasi is yung mas may points. Kung nagtatrabaho ako sa crewing company, yung mga aming pinoprocess na mga seamans, mga documents, kasama doon yung national certificate nila sa kontrata nila. So, pag wala nun, hindi ma-process yung contract. So, ganun ka-importante yung national certificate kung meron kayo nun. So, it's better na magkaroon kayong national certificate, hindi lang yung certificate of completion. And, makukuha mo yung certificate of completion once na magpapa-assess ka or mag-e-exam ka sa any accredited ng TESDA or sa TESDA mismo. Preferably after ng quarantine, kasi quarantine pa ngayon, so hindi pa pwedeng pumunta doon. So ganun lang siya guys. I'm sure meron din kayong questions like kamusta naman yung course, madali ba, or ano ang proseso. Actually gusto ko sanang i-insert yung mga slides kaso baka hindi pwede, pero guys sobrang dali lang. Babasahin mo lang yung nandun sa website nila, babasahin mo lang, may mga konting activities, and meron ding mga YouTube videos, doble. Mapapanood mo siya, and at the same time, pwede mo siyang basahin. Meron kasi sa ating iba-iba ng klase ng learning style. Merong ibang verbal, through visual, musical, audio, basta iba-iba tayo ng klase ng learnings. Which is maganda kasi dun sa TESDA website, may two types. Yung nga yung manunod ka or pwede yung basahin. To be honest, madali lang siya. Babasahin mo lang siya. And nasa sayo, kung gusto mo lang mag-next dun sa video, dun sa slides, pwede mong gawin yun para makuha mo lang yung certificate of completion mo. Pero wala ka namang natutunan, wala kang nakuha. Kaya nga natin pinuntahan tong website na to is para may matutunan tayo, di ba? Libre naman na siya. So make sure na habang nandun ka sa website, binabasa mo talagang maigi at make sure na naiintindihan mo kasi para sa'yo rin naman yan. Iyan ay para sa ikauunlad mo. Maganda mo isulat sa iyong resume, sa iyong CV na meron kang certificate of completion habang wala kang ginagawa, di ba? Good news kasi guys, kahit ilang course ang kunin mo, pwedeng-pwede. Like for me, ang unang course na kinuha ko was yung Smart 101 and Techno Entrepreneurship.
And then, recently, yung tinapos kong course is yung communication. Kesa magasawsaw tayo sa mga issues, di ba? Alam mo na, yung mga ABS shutdown, yung mga ganyan. Why not enrich yourself? Try to reach your full potential kahit nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. And this one is perfect talaga. So, kung meron pa kayong ibang questions, just go ahead and comment down below. I will try to answer kung kaya ko. Kasi hindi naman ako taga-Tesla. But just check out the description box. Ilalagay ko yung mga dapat nyong malaman. Thank you so much for watching. And I hope meron kayong natutunan at may napulot kayo sa ating video na ito. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you sa ating next video. Bye!